Merong mga nagtatanong kung ano daw yung dahilan ng pagpanaw ni Tita Rose, kung ano yung edad niya, bakit mukhang bata pa siya, and kung kaano-ano ko siya. So si Tita Rose po ay partner, long time partner siya ng papa ko kasi first year high school pa lang kasi ako. Iniwanan na kami ng mama ko, so naghiwalay yung parents ko. And then around college, dumating sa buhay namin si Tita Rose. So pinaluwas siya ni papa from Davao. Since then, nakasama na namin si Tita Rose. So nasa apartment kami nakatira noon. Maliit na apartment lang yun na may CR, maliit na lababo. Siguro wala pang 15 square meters yun. Biruin mo, si Tita Rose, si Papa, ako, kuya ko. Pareho kami ng kuya ko, nag-aaral pa ng college. Kaming apat nakatira sa maliit na apartment na yun. And si Tita Rose na talaga yung talagang umiintindi, nag-aasikaso, nag-aalaga kay Papa. And simula na nagkapamilya nga kami ng kuya ko at umalis na nga kami doon sa poder nila. Sila na talaga lang yung magkasama. Biruin mo, more than a decade na silang magkasama. Tapos biglang ganito yung nangyari. So, by the way, 45 years old na nga pala si Tita Rose. Papa ko naman nasa 56 years old na. Si Papa ko madalas talaga yan nagbe-video call sa akin kasi gusto niya makita yung mga bata, yung mga apo niya. So every time talaga, lagi rin itong mga anak ko nag-hi kay Tita Rose, nagpa-flying kiss, nagsasabi ng I love you Papa Arnel, I love you Tita Rose. Lagi silang ganun. Kasi nga love na love talaga ng mga anak ko si Papa at saka si Tita Rose. As in, kasi sobrang nilang maalaga sa mga anak ko. Sobrang bait nila sa mga anak ko. Kaya talagang ang hirap para sa amin itong pinagdadaanan namin. So may mga nagtatanong, meron bang sakit si Tita Rose prior sa pagpanaw niya? Mga 1 week or 2 weeks ago, kasi nababanggit ni Papa na nahihilo nga daw si Tita Rose. So sabi ko, inaasar ko pa nga, sabi ko, uy, baka buntis na finally si Tita Rose, magkakaroon na ako ng kapatid sa inyo. Ganyan, sabi ko, pag pregnancy test mo si Tita Rose, dali kasi baka mamaya buntis na pala, kaya nahihilo-hilo. So sabi ni Papa, one time din daw, nahabang nasa CR si Tita Rose, bigla daw siyang nahimatay, tumama nga daw yung ulo niya, kasi syempre natumba. So pina-check up din daw niya. So pagka-check up sa kanya, ang sabi daw, habang sinasabi or kinukwento ni Tita Rose yung nangyari sa doktor, ang sabi ng doktor, dalhin agad sila sa emergency. So pagdating nga daw nila ng emergency, pinag-pregnancy test din si Tita Rose, negative naman daw kasi kailangan daw i-x-ray yung ulo niya. So bilang sina Papa, wala namang maalam sa mga ganyang bagay, kung ano yung sinabi ng doktor, yun yung ginawa nila. Pina-x-ray daw yung ulo, okay naman daw, okay lahat. Mga 2 days bago pumanaw si Tita Rose, naalala ko ka-video call ko pa si Papa noon, tapos nabanggit nga rin ni Papa na parang yung legs nga daw ni Tita Rose sa kaliwang binte is namamaga, ganyan. Akala namin gout lang or namamanas ba. Tapos sabi nga, ipapa-check up nila sa Thursday. Eh, hindi na nga umabot ng Thursday dahil na nung araw na pumanaw si Tita Rose, ganito yun daw yung nangyari. Kapag may trabaho si Papa, mga alas 3 pa lang daw na madaling araw, nagigising na silang pareho kasi si Tita Rose yung nag-aasikaso kay Papa, nagtitimpla ng kape, ganyan, naghahanda ng pagkain. So si Papa nakaligo na siya, nakapagkape na siya, tapos ire-ready niya na sana yung motor niya, iwa-warm up niya na. Pero during that day daw, hindi niya daw nagawa kasi si Tita Rose lumabas para magtapo ng basura. Eh usually daw, mabilis lang siyang bumalik ng bahay. Pero that morning daw, ang tagal daw makabalik ni Tita Rose. So nagtataka rin daw siya, kaya nga hindi niya rin nagawang i-warm up yung motor niya for some reason. Very unusual daw yun sa nangyari nung araw na yun. Tapos pagbalik nga ni Tita Rose sa bahay, namumutla na siya. Tapos sabi niya, nahihilo daw siya. Tapos bigla na nga lang daw bumalagta. So yun yung time na kinatukman ni Papa yung kapitbahay para magtawag ng tricycle. So dun nga sila napunta sa pinakamalapit na ospital sa kanila, sa may emergency room. Base dun sa clinical abstract, ang nakalagay sa initial diagnosis is dead on arrival, acute myocardial infarction. Tapos sa final diagnosis niya, acute myocardial infarction. So ginugil ko siya, and yun nga, heart attack pala yung nangyari. Parang nakakagulat lang din talaga na sa isang iglap lang, biglang nawala si Tita Rose. Alam mo yun? Kasi parang iniisip namin, ay, mas bata si Tita Rose kay Papa. Ayan, so mayroong makakasama si Papa habang buhay. Kasi kami ng kuya ko, may kanya-kanya ng pamilya. Kasi ayaw rin naman namin tumanda si Papa na malungkot. So sabi namin, andyan si Tita Rose, buti na lang, ganyan-ganyan. So hindi naman namin nakakalain na ganito nga yung mangyayari. At saka alam nyo ba, sobrang maalaga, maasikaso si Tita Rose kay Papa. Sabi nga ni Papa, sobrang senyorito nga daw siya kasi pag uuwi siya ng bahay galing trabaho, andyan na si Tita Rose nakaabang, tatanggalan siya ng sapatos, pagsusuotin siya ng chinelas.
Talagang parang binaby nga daw siya talaga. E ganun din naman si Papa kay Tita Rose. Talagang kung ano yung gusto daw ni Tita Rose, bili, ganyan. Spoiled din daw talaga. Tapos tuwang-tuwa rin talaga ako kapag bumibisita silang dalawa dito sa bahay namin. Kasi nandyan nga sila para maasikaso din yung mga bata. Kitang-kita ko talaga na grabing alaga, asikaso nila yung mga bata. Tsaka kahit anong likot ng mga anak ko, hindi ko nakitaan si Tita Rose na inis sa mga anak ko. In fairness talaga. Kapag bumibisita nga sila Papa dito, talagang gusto ko mag-extend sila na mag-extend. Sabi ko nga, dito na lang kayo tumira o kaya hanap na lang kayo ng matitirhan o malilipat ang apartment dito. Si Papa lang talaga yung ayaw kasi nga yung trabaho niya nandiyan nga sa may Pasig. Ito nga pala yung video na huling bisita sa amin ni na Papa at Tita Rose. Tapos natutuwa ako kay Tita Rose kasi ito yung binigay ko sa kanyang sapatos. Nakita ko na ang linis, maayos, pati yung medyas. Naalala ko, bigay ko yung kay Tita Rose kasi ang dami kong pinagbibigay din sa kanya ng mga gamit, mga damit. And sobrang appreciative din niya kasi. And talagang wala kaming naging kahit anong conflict ni Tita Rose ever since. Ito pala yung nangyari kinabukasan after pumanaw ni Tita Rose. So, doon na kami sa bahay ni na Papa, nakitulong noon and maaga pa lang ito na nga yung naabutan ko. Naririnig-rinig ko na rin si Papa na maya-maya gising niya. Tapos, mga before 6 a.m. dumating na rin pala yung kuya ko para maasikaso na rin yung pagbuburulan. Kasi si Papa at yung kuya ko, sila yung maghahanap ng pwedeng mapagburulan ni Tita Rose dito sa area. Kasi yung mga multipurpose hall, yung mga malapit na ganun dito sa area namin, fully occupied na daw, so kailangan pa nila maghanap sa iba. So yung kuya ko yung mag-a-assist kay Papa. Tapos kami naman ni Patok, ni Ate Patok ko, mag-aasikaso kami ng damit ni Tita Rose, yung sa punerarya, kunin yung death certificate, pupunta ng City Hall. Basta lahat ng pwede namin magawa within today, gagawin na namin lahat. So, eto si Papa, pinagsain niya kami, pinagtimpla kami ng kape para busog daw kami bago kami umalis. E nakwento niya nga na before daw, talagang senyorito talaga daw siya kay Tita Rose kasi halos ayaw siyang pakilusin dito sa bahay ni Tita Rose. Binaby daw talaga siya ni Tita Rose, ganun. Kaya sobrang hirap sa kanya rin talaga na ganito nga yung mangyari, diba? Kagabi pala, kami ni Patok, nakauwi kami mga past 1 a.m. na. So, naglinis agad kami ng katawan namin. Tapos, yung mga pinagsusuot namin for the laba agad kami kasi halos wala rin kami masyadong enough na damit na nadala ni Ate Patok ko. Nga pala, itong pinsang kong si Patok, hindi kasi talaga ako sanay tawagin siyang ate. Ito yung isa sa mga lagi kong nakakasama growing up. Kasi kami yan, ako, kuya ko, at saka si Patok, kami yung magkakasama na lagi nakikitira sa bahay ng kamag-anak growing up. Kaya talaga, ang dami naming memories nung childhood. Una namin pinuntahan yung ospital para sana makuha yung death certificate. Pero hindi pala pwedeng kami lang kasi hindi kami relative. Si Papa at si Tita Rose hindi sila kasal. So ang pwede lang daw pumirma sa death certificate para ma-release ng ospital is either parents o kaya kapatid. So halos karamihan ng kamag-anak ni Tita Rose nasa Davao kasi buti na lang meron siyang kuya, meron siyang kapatid na taga Cabuyao, Laguna. Tinawagan agad namin and pupunta rin naman daw agad within today. So dumiretso na muna kami ni Patok ng Pasig Palengke para mahanapan siya ng damit na maisusuot niya. Kasi doon sa punerarya, meron naman daw silang damit na pwedeng isuot na lang sa katawan ni Tita Rose. 2,500 daw yun. Ito nga yung mga pinagpipilian namin. Usually nagre-range sa 1,500, 1,800 yung mga damit. Ito yung pinakamura nila. 800 pesos. Gina daw yung tela niyan. Ayaw naman ni Patok niyan. So anyway, yung ibang set na binibenta nila, may kasama ng panty, bra, at saka stocking. So naghanap pa kami sa iba kasi medyo namamahalan pa kami doon. And I think meron pa kaming mahahanap na mas mura and mas maganda. So nag-ikot-ikot pa nga kami dito sa may Pasig Palengke. Ngayon lang ulit ako nakapunta dito kasi ang napagkakaalala ko, college pa ako nung huling punta ko dito kasi dito kami namimili ng best friend ko ng damit. So finally, nakahanap na rin kami na mabibilhan ng damit niya and maganda rin naman talaga yung damit pero mas mura siya. So sa stall number 299 nga pala ito sa Pasig Palengke. Mala Philippine niya na yung sleeves niya pero mahaba yung dress para hanggang paa. Size small yung pinili namin kasi petite lang si Tita Rose. So, eto nga pala si Patok. Bumili na rin siya ng dalawang leggings niya kasi wala siya halos damit. At dahil nasa Pasig Palengke na rin kami, bumili na rin kami dito ng mga disposable cups na magagamit pang kape, pang tubig. So, meron na kasi magpapahiram ng water dispenser doon sa pagbuburulan para meron ng malamig at mainit na tubig. So, bibili na rin kami dito ng stirrer at saka itong disposable plate para paglagay
nilagyan ng mga chicha. Tapos nakita ko tong headband, pwede kong ipasalubong sa mga anak ko, kaya bumili na rin ako. So nga pala, meron kaming binili ditong mga snacks, mga kutkutin lang naman. So meron ditong mixed nuts, etong merong banana chips, nasa 150 per pack yan. So ang pinili namin yung walang banana chips, nasa 125 isa. So bumili kami ng dalawang pack nito, tapos bumili rin kami ng yung parang dragon seed. So meron dito mang inasal katabi ng Pasig Palengke. Dito na kami kumain itong pork barbecue. Ang sarap pala ng barbecue sa mang inasal, napakalambot. Anyway, dumiretso nga pala kami dito sa may bagong ilog sa Puneraria para ihatid yung damit na nabili namin, dahil yun nga yung isusuot sa katawan ni Tita Rose. And anytime naman daw within today, pwedeng-pwede nang maihatid si Tita Rose kung saan man pwedeng maiburol siya. Pagka-uwi naman namin ng bahay, good news, dahil finally meron nang nakuhang venue si na Papa kung saan pwedeng iburol si Tita Rose. So yung next na ginawa namin ni Patok, pumunta kami dito sa may gate 5 kasi may grocery dito. Bumili na kami ng mga 3-in-1 na pwedeng mainom, ng mga gustong magkape. Bumili na rin kami ng iba't ibang candies, tinapay, palaman, and konting kutkutin. So ito lang yung maa-afford talaga namin, kaya pwedeng-pwede na rin at least kahit papano meron kaming something na may o-offer sa mga makikiramay sa amin. So ngayon na lang ulit kami nakasakay ng tri-bike ni Patok. Ito talaga yung na-miss namin kasi dati parang ito talaga yung main transport na sinasakyan namin kapag papasok sa school, ganyan, nung high school. Pagka-uwi namin ng bahay, ang sabi nga daw, yung kapatid ni Tita Rose, malapit na daw sa ospital, kaya naman dali-dali kaming pumunta dito sa ospital. Napirmahan na yung death certificate, nakuha na namin yung death certificate. So si Patok, sinamahan na yung kapatid ni Tita Rose para dumiretso na sila dun sa bahay ni Papa. Ako naman, nag-book lang ako ng motor papuntang Puneraria, dinala ko dun yung death certificate, kaso wala naman daw yung imbalsamador na mapipirma. So ang sinabi sa akin is papapirmahan na lang daw sa embalsamador, and then once ihatid yung katawan ni Tita Rose doon sa pagbuburulan, isasabay na lang yung death certificate. So ako naman, nag-jeep ako papunta dito sa may Imakulada kasi marami dito nagtitinda ng mga ganitong bulaklak. Wala kasing kahit anong halaman or bulaklak si Tita Rose para sa burulan area niya. Ang sabi kasi doon sa Puneraria, supposedly meron, kaso ayaw daw mag-release ng supplier nila ng bulaklak. Pang limang client na nga daw kami na walang bulaklak na kasama doon sa funeral service. So anyway, nag-book lang ulit ako ng motor pa uwi, and ayun nga, pagdating ko si Papa, nag-a-update pa rin sa mga kamag-anak about sa nangyari, and hindi rin nagtagal, umuwi na rin kami ni Alvin kasi yung mga anak ko, every time na ka-video call ko, iyak nang iyak, hinahanap nga ako. So ayan, dumaan nga pala kami dito sa dating school namin ng college, PLP, Pamantasan ng Lunsod ng Pasig. Dinapadaan kami dito sa Puneraria ni Alvin. Nakita ko na may sinasakay na coffin doon nga sa van. Sabi ko, katawan ni Tita Rose to for sure yan. Tapos after mga few minutes, nag-update nga si na Papa na dumating na nga daw si Tita Rose. So ihatid lang ako ng kuya ko sa may Ayala MRT station. Siya naman, kailangan niya nang umuwi sa Paranaque, and then babalik na lang ulit kami. So ayan, thank you Alvin sa paghatid sa akin. At least napabilis yung biyahe ko kasi medyo may ka-traffic, lalo na sa Pasig, sa may Manggahan. Sobrang tindi ng traffic doon. So bali, ang kasama ni Papa doon is si Ate Patok, pati na rin yung kuya ni Tita Rose, and kasama rin ng kuya ni Tita Rose yung mag-ina niya. So kahit papano may mga makakasama naman si Papa doon. Ito nga yung inabutan ko si Pinky. Tulog na dito habang nanonood ng TV. And then pagsilip ko nga sa kwarto, tulog na rin si Pinggoy. Pati na rin si Baby Koa.